Ang pag-uusapan po natin, siyempre, ay kailangan po natin ipagtanggol ang lahat ng mga pinagkakatiwalaan ng ating Pangulo sa kanyang pamamahala. At isa po dito ang target ngayon itong si Maharlika na si Commissioner Bienvenido Rubio. Si Commissioner Bienvenido Rubio po ay naitalaga ng ating mahal na Pangulo. To be more specific, nagkaroon po ng turnover ceremony sa Bureau of Customs noong February 13. At diyan po siya inanumpa bilang bagong pinuno ng Bureau of Customs. Subalit, syempre, may mga tao na katulad ni Maharlika na hindi po makukontento sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Kaya agad niya po itong tinira at pinalalabas na ang appointment po ng ating mahal na Pangulo dito kay Commissioner Rubio ay isang malaking kalokohan sapagkat taliwas daw po ito sa sinabi ng ating Pangulo sa mga nakalipas na buwan, partikular nung kanyang in-interview ang ating mahal na Pangulo nang sinambit ng ang Pangulong Bongbong Marcos na ang kanyang mga magiging kasama sa kanyang gobyerno ay dapat walang bahid po ng korupsyon o anumang question sa integrity at credibility nito. Ngayon, pinalalabas nitong si Maharlika na ang itinalaga ng ating Pangulo na si Bienvenido Rubio ay questionable ang integrity at credibility on the basis of the expose, alleged expose na ginawa po nitong si dating Senador Pampilo Lacson sa kanyang privileged speech noong 2017 na mayroon pong titulong kita-kita dyan nga po sa Bureau of Customs. Sa napakahabang privileged speech na yon ni Senator Pampilo Lacson, tinagurian niya itong si Bienvenido Rubio na isang collector at bagman dyan po sa Bureau of Customs, particular sa Intelligence Division po nito. Subalit wala naman po silang naipakitang mga ebidensya at hindi nga po nakasuhan itong si Bienvenido Rubio para po sa alegasyon na yon ni Senator Pampilo Lacson made under the immunity of parliamentary or under the parliamentary immunity. Ano? Alam nyo ang mga senador na nagsasagawa ng kanilang privileged speech at ang mga kongresista, they are immune from lawful suit like libel when they made the statement under their privilege speech. Iyan po ay isa sa mga pribilehiyo ng isang miyembro po ng Kongreso. At going back dyan po sa sinasabi nitong si Senator Pampilo Lacson, wala pong mga ebidensya na nailabas, kaya naman siguro ang dating pamumuno nitong si Greco Belgica at yung iba pang mga pinalitan niya dyan sa Presidential Anti-Corruption Commission na itinatag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi kinakitaan po ng probable cause para maisampa po iyan sa ombudsman. In short, mga tol, itong mga alegasyon sa privilege speech at ngayong mga nilalabas kuno na mga ebidensya nitong si Maharlika ay pawang mga alegasyon at wala pong katotohanan. Katulad po ng ginagawa niya ngayon sa ating unang ginang na si Atty. Lisa Araneta Marcos, sampu po ng mga taong kakilala nito to the extent na isinama pa at idinamay ang kapatid nitong si Martin Araneta. At higit sa lahat, ang pangdadamay sa mga illegal na aktibidades daw sa gobyerno ngayon ng mismong ating Pangulo na tinatawag niya lamang first gentleman. Napakabastos talaga ng Maharlika na ito. Ngayon, pahiya itong si Maharlika dito po sa balita na ating pag-uusapan. Sapagkat sa ilang araw pa lamang na pumumuno sa Bureau of Customs nitong si Mr. Bienvenido Rubio bilang isang commissioner, nagkaroon po kagad ng isang malaking accomplishment sa tulong po ng Philippine Coast Guard at ng Criminal Investigation and Detection Group. Kahapon, natagpuan po nila sa pamamagitan ng inspeksyon ang isang cold storage facility na naglalaman po ng mga sibuyas na di umano questionable ang pagpasok dito sa ating bansa. Yan po ay nagkakahalaga ng mahigit sa 95 million pesos. At kasama rin po diyan ang na mga tobacco products, ano? At syempre, para hindi naman tayo fake news, dumako po tayo sa particulars ng balita. Ayon po sa Philippine News Agency, it was posted February 18, past 7 in the evening. Bureau of Customs finds 90 million smuggled sugar, cigarettes in 5 container vans. Oh, iba pa pala ito. Kasi yung binabanggit ko ay yung 95 million na onions, ano, doon po sa may Malabon at saka the other one is from Manila.
total of which is more than 100 million pesos. Iba pa pala ito. Ano, kaya napakaganda ng pagkakatalaga so far ng ating Pangulo dahil itong si Commissioner Rubio ay gumaganap ngayon sa kanyang sinumpaang tungkulin bilang pinuno ng Bureau of Customs. By the way, ito pong si Commissioner Rubio, hindi ko po ito kilala, pero base po sa track record niya, siya po ay rose from the rank dyan po sa Bureau of Customs. Ibig sabihin, nagsimula po siya sa mababa at na-promote ng na-promote hanggang sa maabot niya po ang pinakamataas na posisyon dyan po sa Bureau of Customs. Basahin ko po ang particular ng balita. Pasensya na kayo, umihilig si Mama Duko, ang lakas. Nadidinig niyo ba sa inyong audio? Okay, Manila, the Bureau of Customs has discovered 90 million pesos worth of smuggled sugar and cigarettes at the Manila International Container Port, ano, or MICP. The Bureau of Customs Commissioner Bienvenido Rubio, ang tinitira at sinisiraan itong si Maharlika sa kasalukuyan, ay nanguna sa physical examinations nitong limang shipments po na nagkakahalaga po ng 90 million pesos na hinihinalang smuggled sugar at saka cigarettes dyan po sa MCIP. In a statement on Saturday, the Bureau of Customs said that the inspection conducted on February 17 was the first to be led by newly appointed Customs Chief Commissioner Bienvenido Rubio. The BOC said the containers which arrived between January 5, 2023 and February 12, 2023 contained an estimated amount of 90,442,850 pesos worth of smuggled items. Tuloy ko lang po ah, the Customs Intelligence and Investigation Service or MICP recommended the issuance of alert orders after receiving derogatory information about the shipments, three of which were from Hong Kong while two were from China. China na naman. Talaga nga naman, no? Halos lahat na lamang ng mga pambubwisit sa ating batas, nangunguna ang China. Pero kaibigan po natin ang China. Pero sana naman yung kaibigan po natin na ito, tingnan din nila yung kanilang mga citizen na wag pong gawing area po ito ng unlawful activity. Ano, hindi kasi maganda yun. China naman ang involved dito. Pero wala po itong kaugnayan sa diplomatic relations po natin sa bansang China. Also present during the inspection were BOC Intelligence Group Deputy Commissioner Jubimax Uy and Manila International Container Port District Collector Amoldo Pamor. Okay? Alam nyo mga tol, sa nangyayari ngayon na ito, isang patunay po ito na hindi po nagkamali ang ating mahal na Pangulo sa pagtatalaga dito po kay Commissioner Rubio. Dahil accomplishment kaagad, oh, sa unang linggo pa lamang ng kanyang panunungkulan, makikita po kaagad natin ang isang napakalaking accomplishment na kanyang pong pinangunahan. O, ilagay pa po natin, ituloy pa po natin. Sabi pa po dito sa balita, according to Uy, the agency had been actively monitoring information about shipments that possibly contain smuggled goods in an intensified effort to curb the entry of contraband and illegal products in the country. Hinahanap ko lamang din yung isa pang balita na may kaugnayan dito, mga tol, habang binabasa po natin ang balita na ito. He said, sabi pa po dito, we cannot stress it enough. It is unlawful to bring products into the Philippines without the proper permits. Tama. Yan po ang kadahilanan kung bakit po tinawag na smuggled goods. Kasi alam naman natin na ang umiiral po na batas dito, although nakalagay din dito sa balita, yung Republic Act 10863 or the Modernizations, Customs Modernization and Tariff Act of 2016 or 2016 po ang batas na ito, no? Hindi na kasi nakalagay dito. Saka yung paglabag po sa Republic Act 10845 na Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Saka yung mga regulatory issuances po ng Sugar Regulatory Administrations at saka ng National Tobacco Administrations Rules and Regulations. On that regard, kapag ka hindi ka po sumunod diyan sa mga batas at rules and regulations na ating binanggit, eh definitely haharap ko po sa kasong smuggling.
At ito po ay may kaparusahan na pagkakakulong at multa, lalong-lalo na po itong Republic Act 10845 na itinuturing po na ang agricultural smuggling ay isang economic sabotage. At sana sa mga pagkakataong ito maging ehemplo po ito sa publiko, lalong-lalo na sa mga gumagawa po ng illegal na aktibidades na nagpapasok po ng mga produkto dito sa ating bansa nang hindi po sila sumusunod sa ating regulasyon. Otherwise, ganyan po ang kahihinatnan nila, magkakaproblema po sila at eventually kriminal na kaso ang kanilang kakaharapin. Ngayon, dumako po tayo dito sa isang particular naman na balita na may kaugnayan din po sa pagtatrabaho ng Bureau of Customs at saka ng ating CIDG ng Philippine Coast Guard. Pakinggan po natin ang balita na ito mula po sa GMA. Sandali po ah, at i-transfer ko lang dito. Yan. Ito po ang balita, yung sinasabit ko po kanina na 95 millions worth of smug or worth of illegal goods such as onions and garlic were stored sa isang cold storage facility somewhere there in Malabon, ano? Somewhere in Malabon. Kaya naman, salamat at dahil po sa kagalingan ng intelligence community din ng ating kapulisan, ng ating Philippine Coast Guard at saka ng ating Bureau of Customs, eh natagpuan po ang illegal na ginagawa po nila ito. Pero ito naman ay wala pang particular na kaso. Pati po yung una. Ano, yun po, paglilinaw din, wala pa po yung particular na kaso. Kasi ongoing po ang investigation dyan. A due process must be observed and the rule of law should prevail. Ibig sabihin, kung may inaakusahan, dapat ang nag-aakusa ang dapat magpatunay doon sa kanilang akusasyon. And in this report news, eh alam naman natin ang mag-aakusa dito ay ang Bureau of Customs and other law enforcement agency. Kinakailangan lang muna nilang magkalap ng mga ebidensya nang sa ganun, hindi po magkaroon ng problema sa prosecutions ng mga nabanggit na kaso. Pakinggan po natin at panoorin ito pong balita mula po sa GMA. Bistado ang mag-it 100,000 pisong umunoy smuggled o itinuslit na agricultural products sa magkahiwalay ng pagsalakay ng otoridad sa Malabon at Maynila. Pinakamalaki ang nasa 75,000,000 pisong kinumpiska sa isang cold storage facility sa Malabon na 5 beses na raw ni raid. Nakatutok si Nico Wahe. Gamit ang bolt cutter, pinilit buksan ng mga tauhan ng Bureau of Customs, CIDG at Philippine Coast Guard ang cold storage nito sa Barangay Katmon, Malabon. Bumungat ang mga nakaimbak na sako-sakong sibuyas, bawang, munggo at iba pa agricultural products. Ayon sa customs, nakakuha sila ng tip na smuggled ang mga produkto. We have seen some indicators na mukhang hindi po siya dumaan properly or legally through the port, through the packaging palpon. Karamihan daw sa mga agri-products na nandito sa warehouse na ito ay ganito, blanco. Kailangan daw kasi meron itong pangalan ng supplier, country of origin, at maging kung anong brand ng sibuyas o anumang agri-products na nandito. Ikalimang beses na raw nilang nire-rate ang naturang storage dahil sa mga smuggled na mga agri-product. Aabot sa 250,000. Pero ang nakakapagtaka lang, ano, dapat i-criticize din natin dito ang Bureau of Customs. Although, ito naman ay bagong pamunuan pa lamang ni Commissioner Bienvenido Rubio, eh bakit kung 5 beses nang na-raid yan, parang wala pang nakakasuhan? Eh baka itong raid naman na ito, Commissioner Rubio, eh mauwi lang sa wala. Kaya sana i-update nyo po kami sa raid na ginawa ng inyong mga tauhan and eventually, maipakita nyo sa publiko na yan po ay hindi for publicity lamang. Eh, mayayari tayo kay Maharlocca niyan. Dapat patunayan po natin kay Maharlocca na sinungaling siya at kayo po ay nagtatrabaho ng maayos, higit sa lahat na identified at nahuhuli ang mga salarin sa larangan ng agrikultura. Kaya paalala lang po, Commissioner Rubio, ano, 5 beses sinabi sa balita, 5 beses sinabi dito sa balita nga na 5 beses kayong nagsagawa na ang inyong tanggapan. Hindi pa naman siguro sa inyong pamumuno noon yun, ano? Pero parang walang nakasuhan. Kaya itong 5 na to, maging halimbawa na po ito na sana meron pong makasuhan
at hindi lamang for publicity sa inyo pong tanggapan. Ilo ang mga produkto na kayong baklito na nagkakahalaga ng 95 million pesos. Gayet ng plant manager ng cold storage, legal lahat ng mga produkto na sa kanilang pangalaga. Iba-iba raw ang mga may-ari ng mga produkto na galing China. Actually, dumating yung mga imported na yan. Nandito yung custom. Nakabantay yan sa amin 24/7. Like yung import permit nila, yung business permit, and so on. Pero hindi pa napakita ni Ong sa mga otoridad ang mga naturang dokumento. Oh, yan ang magiging problema ngayon dyan. Kasi kung ito ay meron namang mga kaukulang permit, lalabas na legal po ito. Pero ang nakakapagtaka lang, bakit naka-imbak ito instead na nasa merkado na? Ito ba ay tinatago nila para sa panibagong preparasyon na naman ng pagtataas ng presyo ng sibuyas at maglimpak-limpak na naman ang salapi na kanilang kikitain kapag ang taas ng presyo ng particular ng sibuyas? Kaya, siyempre, given the benefit of the doubt, binibigyan pa ng pagkakataon na sumagot ito pong mga may-ari, particular yung may-ari din po ng warehouse, yung nakita po natin sa interview kanina, na maipakita po nila yung mga kaukulang dokumento hinggil dito. O maaaring magtataka kayo, bakit wala naman palang kasiguruhan na ito ay illegal? Bakit pinasok ng nabanggit na grupo, CIDG, ng PCG, saka ng Bureau of Customs, ang nabanggit na cold storage facility dyan sa Malabon? Alam nyo mga tol, kasi sa provision po ng Customs Modernization and Tariff Act, meron pong visitorial power ang Bureau of Customs. Ang ibig sabihin po ng visitorial power, pwede po silang pumunta sa isang warehouses at bisitahin ito, mag-inspect, at hindi na kinakailangan po ng search warrant para po sa gagawin nilang pag-i-inspect. Yun po ang isa sa mga exceptions under po ng warrantless search. At kapag nakita po nila katulad nito na questionable yung pagkakaimbak ng mga produktong sibuyas at onion at garlic, pagpapaliwanagin po nila yan within 15 days. After such period, kapag hindi po napatunayan ng may-ari na yan po ay legal, magkakaroon po ng tinatawag na forfeiture in favor of the government. Kukumpiskahin po yan ng ating gobyerno at eventually kakasuhan po yung mga taong sangkot dito sa di umano'y illegal na pagtatago ng mga sibuyas sa nabanggit na cold storage facility. Again, para kay Commissioner Rubio, sana hindi po ito publicity lamang dahil kakauupo nyo lamang po dyan at natitira ka ngayon ni Maharlika. Si Maharlika kasi mainit ang mata sa inyo. At marami pong followers yun. Hindi ko po pinapasikat yun na Commissioner Rubio. Ha? Kasi ako naman, kakaunti lang ang followers ko. Si Maharlika, almost 1 million followers. At dahil po sa mga followers na yon, marami po sa kanyang nagsesend ng mga kasinungalingan. Baka magsend na naman ng mga kasinungalingan yung ilan sa kanyang mga followers, palabasin na kayo po ay nagpa-publicity stunt lamang dahil kauupo nyo lamang dyan sa Bureau of Corrections. Patunayan po ninyo ngayon na yan po ay hindi publicity stunt sa pamamagitan ng maayos na investigasyon at pagbibigay ng mga pruweba nang sa ganun ma-prosecute po ang mga taong nasa likod ng illegal na aktibidad di umano na ito at maipakita nyo sa publiko na kayo po ay karapat dapat sa posisyon na ipinagkatiwala po sa inyo ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kaya sinyelyuan muna ang mga cold storage. Mayroon lang silang 15 araw para maipakita ang mga dokumento. Kapag mapatunay ang smuggled, kukumpis kayo ng mga produkto. We will dig deeper. Baka hindi lang ito yung accomplish na makukuha natin. Baka sanga-sanga na ito. May halos 50 million pesos ding halaga ng agricultural product sa Maynila ang pansamantalang sinelyo ng customs. Para sa GMA Integrated News, yeah. Guwahe. Salamat sa balita mula po sa GMA News. Ano? Bali, almost 50 million sa Manila at nasa 95 million pesos sa Malabon. Isang napakalaking halaga na maaari po sanang kumita ang gobyerno kahit paano sa pamamagitan ng tax, pero ang ginagawa, kung totoo na ito ay illegal, ang ginagawa ng mga negosyante na ito ay tinatakasan ng kanilang obligation sa ating gobyerno. Yun po yung pagbabayad ng tamang taripa o tax.
Alam nyo mga tol, isa sa mga ahensya na nagbibigay po sa atin ng magandang revenue collections ay ang Bureau of Customs. Kaya kayong mga tiwaling mga negosyante, sana naman sumunod po kayo sa kalakaran, yung tamang kalakaran, hindi po yung maling kalakaran. Ang tamang kalakaran, sundin ninyo kung ano ang naaayon sa batas at magbayad po kayo ng inyong obligasyon sa ating gobyerno. Otherwise, huwag kayong magnegosyo dito, lalong-lalo na itong mga nagpapasok na mga di umano'y galing sa China at Hong Kong. Pero inyo, kikita kayo ng limpak-limpak na salapi. Tapos, ang tao nahihirapan dahil tinatago ninyo, ino-hoard ninyo yung mga produkto. Nagpipik ngayon yung halaga ng sibuyas. Tapos, isisisin nyo ngayon sa gobyerno kung hindi ba naman itong mga inayupak itong mga tao na ito. Mga ganid sa pera. Kumikita naman kayo sa legal na kaparaanan pero mas gusto ninyong malaki kitain ninyo kaya gagawa kayo ng illegal at the expense of the public. Ano? Kaming mga mamimili, kami ang nahihirapan. Buti sana kayo, may mga pera kayo. E paano na lamang yung mga pangkaraniwang Pilipino, lalong-lalo na yung mga minimum wage earner na fix ang sahod sa isang buwan. At kapag katumaas ang presyo ng bilihin, hindi naman nadadagdagan ang kanilang salary. O, nakalulungkot kasi instead na magagamit pa nila sa ibang bagay, yung pera na idadagdag nila sa pambili ng mga bilihin, napupunta pa doon. Pero lilinawin ko lang din, ang inflation ay hindi po kasalanan ng ating Pangulo. Yan po ay global activity at hindi lamang dito sa Pilipinas nangyayari ang inflation. Ang tingnan natin, instead na tayo ay nagsisisi dyan sa naninisi sa ating mahal na Pangulo, tingnan natin kung ano yung maitutulong natin sa gobyerno. Simple lang naman ang pagtulong sa gobyerno. Kung hindi mo kayang magsalita sa harapan ng publiko para magtanggol dito, sumunod ka kung ano yung mga umiiral na batas bilang isang Pilipino. Ano? Hindi naman natin kinakailangan lahat tayo mayroong posisyon sa gobyerno, lahat tayo may influence, connection, o lahat tayo may boses sa harapan ng publiko para makatulong sa gobyerno. Sapat na ang pagsunod po natin bilang isang law-abiding citizen. Nakakatulong na po tayo sa gobyerno niyan. In return, syempre ang gobyerno, kailangan din natin tingnan kung ito po ba ay nakakatulong sa kanyang mga pinamumunuan. Sa pagkakataong ito, ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, eramdam naman natin kung ano yung kanyang mga ginagawa. Hindi naman maikakaila na ang ating Pangulo ay talagang napaka-hardworking. Lahat ng sektor ng lipunan ay kanya pong pinapansin. Mula po sa larangan ng enerhiya, edukasyon, negosyo, agrikultura, sa ating information and communication technology, ekonomiya, overall, lahat po yan alam ng Pangulo. Pati po sa ating mga kababayang mahirap. Nakakatuwa nga na hindi niya naman ipinangako sa sambayan ng Pilipino ang magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino, pero ito po ay kanyang ginagawa. Ano? Nilalayo ng Pangulo, babanggitin ko lamang muli kasi parang hindi na naman na-hype sa social media at sa balita na ang Pangulo ay may proyekto po na pabahay para sa Pilipino program na naglalayo ng 6 milyong units para po sa mga Pilipino na wala pong tahanan. Isang pagkakataon para po sa atin at sa mga walang tahanan na mapaganda ang buhay sa pamamagitan po ng sariling tahanan na affordable naman po. Hindi po libre yon, ayun po ay affordable. Ano? Ibig sabihin, ang halaga po nito ay maglalaro lamang sa 1,600 hanggang sa 3,600, depende po doon sa unit na iyong kukunin. Kadalasan ang mga mahal, yung mga single detach o kaya yung mga high-rise building units po dyan. Kakahalaga po yan ng mahigit sa 3,000, pero ang sinasabi ng ating Pangulo sa tulong ng Secretary po natin sa Department of Human Settlement and Urban Development na si Secretary Acusar, nakikipag-ugnayan po sila sa mga local government units nang sa ganon, masubsidize yung babayaran po ng mga constituents nila at ito ay maipababa sa halagang 1,600 na lamang kada buwan. Kung mangyayari yon, siguro naman kayang-kaya na ng ating mga kababayang Pilipino na magkaroon po ng sariling tahanan sa abot-kayang halaga. Idagdag pa natin dyan ang matagumpay na pagbisita ng ating mahal na Pangulo sa iba't ibang bansa na sa ngayon ay abot po iyan sa mahigit sa 60 bilyong dolyares.
ano, from different countries, at sinasabi ng ating Pangulo, ang ilan po dyan ay nagmamaterialize na. Magkakaroon na po sa mga susunod na araw ng inaugurations. At siyempre, kapag ka nagkaroon ng inauguration sa mga proyekto na kanilang sisimulan, dagdag hanap buhay po yan para sa ating mga kababayang Pilipino and employment opportunities, lalong-lalo na sa mga wala pong hanap buhay ngayon. Ang kailangan lamang sipag. Hindi ka pwedeng magkaroon ng hanap buhay kung hindi mo tutulungan ang iyong sarili at hindi ka maghahanap ng trabaho. Huwag tayong umasa lagi sa gobyerno. Sabi nga sa isang Chinese proverb, turuan mo ang taong mangisda, hindi bigyan ng isda. Kasi bakit? Kapag ka binigyan mo ng isda ang isang tao, kakainin niya lamang yan for a day. Pero kung tuturuan mo siyang mangisda, araw-araw meron po siyang isda sa kanyang hapagkainan. Maraming salamat mga tol. At bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, muli bojakin natin palagi ito si Maharlika sa kanyang mga kasinungalingan. Inuulit ko, pahiya ka dito Maharlika. Kasi yung sinisira mong tao na si Commissioner Bienvenido Rubio, ilang araw pa lamang nakaupo sa Bureau of Customs, ang dami ng accomplishment. Kaya mapapahiya ka talaga, Maharlika. Dako muna ako sa inyong mga komento bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay.